iyo ang Panginoon, takinain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Kanyang langit at lupa, kanyang araw at buwan, nilikha niyang mga isda't ibon, mga hubat at karagatan, ay siyang banal at dakila. Iin ang kanyang ngalan, ang lahat ng nilikha niya ay mabuti. Pinagyaman niya ng lusan. Inyo ang Panginoon, dakilain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inilaan mo ang iyong paghahari sa mga nagpapakumbaba at mga bata. Gawin mong kami lakas loob na makatahak sa landas ni Santa Teresita upang pakundangan sa kanyang pagdalangin, mahayag sa amin ang kadakilaan mo kailanman sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Pagkaraan ng matagal na pananahimik, nagsalita si Job. Sinumpa niya ang araw ng kanyang pagsilang. Ito ang kanyang sinabi. Hindi na sana ako ipinanganak at sana'y hindi ipinaglihi. Bakit di pa ako namatay sa tiyan ng aking ina? O kaya noong ako ay isilang niya, baka kaya ako ay pinaghilipa, inaruga, inalagaan, binuhay sa dibdib niya. Kung namatay ako noon, ako sana'y tahimik na, mahimbing na natutulog, wala nang iniisip pa, katulad ng mga hari at tagapamahalang pumanaw na nagtayo ng mga palasyo ng kanilang kapanahunan. Sana tahimik na ako, tulad ng mga pinunong nakapag-imbak ng ginto at nakatipon ng maraming pilak, o tulad ng mga sanggol na patay nang ipinanganak. Yamang sa libingan wala nang gumagawa ng kasamaan, at ang mga taong pagal ay nagpapahingalay. Bakit pa isinilang kung magdurusa rin lang? At bakit pa binuhay kung dinaranas ng kahirapan?
kamatay ay inahanap, ngunit hindi masumpungan. Inuhukay, dinudulang, parang isang kayamanan. Sa kanila'y ubod tamis nitong kamatayan. Bakit pa isinilang ang tao kung wala rin lamang kaginhawahan? Bagkus, hirap kabi-kabila ang nararanasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Panginoong Diyos, tumatawag ako sa iyo kung araw. Pagsapit ng gabi, dumudulog ako sa iyong harapan. Ako ay dinggin mo. Sa pagdalangin ko, ako ay pakinggan. Sa aking pagdaing, ako ay tulungan. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Ang kaluluwa ko ay nababahalat lipos ng hilahil. Dahilan sa hirap, wari malapit na ako ay malibing. Kabilang na ako, niyong malapit ng sahukay ilagak. Ang aking katulad ay ang mahina na't ubos na ang lakas. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Ang katulad ko pa ay ang iniwanan sa gitna ng patay. Animoy nasawi, nananahimik sa kanyang libingan. Tulad na rin ako niyong mga tao na iyong nilimot, parang mga tao na sa iyong tulong ay hindi maabot. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Dinala mo ako sa may kadilimang hukay na malalim. Ang hukay na iyon ay isang libingan na ubod ng dilim. Ikaw ay nagalit at ang higat nito'y sa akin na bunton. Ang aking katulad ay ang tinabunang ng malaking alon. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Anak ng tao'y dumating upang sarili hain, lingkod manunubos natin. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Pumayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ni na Santiago at Juan ay kanilang sinabi, "Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila?" Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, "Hindi ninyo alam kung anong uri ng Espiritu ang suma sa inyo." Sabi niya, "Sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao,
kundi upang iligtas sila. At nagtungo sila sa ibang nayon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tumingin mula dito sa lugar na ito dahil malamig sa mata. Marami nang nakaasul, ramdam na ang buwan. Ano bang buwan pag Oktubre? Buwan ng grocery. Arosary. Ang dinig ko'y grocery. Buwan na ng Santo Rosario. Santo Rosario. Okay. Kaya, ayun na ang Mama Mary, pinararangalan. At sa banda rito naman, si Saint Therese of the Child Jesus and the Holy Face. Yun po ang kanyang kompletong pangalan. Niritain po namin mga dating Discalced Carmelites, nung ako'y Discalced Carmelite, yung French pronunciation. Sa halip na Therese, niretain yung French na Therese. Yun. Of the Child Jesus and the Holy Face. Nasa chapter 3 po ng Aklat ni Job ang ating unang pagbasa. Kahapon, napakinggan po nating halos sabay-sabay na nawala ang halos lahat sa kanya. Ano ho? Ito'y matapos kumustahin ng Panginoon si Satanas. O ano, kumusta ka na? Ano na bang pinagkakaabalahan mo sa iyong buhay dyan? Sagot naman ni Satanas, eto, meron lang naman akong world tour. Alam mo naman, luag-luag. So meron siyang world tour. Iniikot niya ang buong sandaigdigan. Nanunukso ng mga tao. Yun. So, sa pag-iikot-ikot niya, ang napag-inita naman ay ang mayamang nananahimik na si Job, makatuwirang tao. At ang Panginoon mismo ang nag-testify sa kanyang credentials sa harapan ni Satanas. Pero hindi iyon alintana ni Satanas. Malaking accomplishment pa nga, sabi natin kahapon, para sa kanya kung malalaglag si Job sa kagagawa niya. Ganun pa man, hindi niya sinisi ang Diyos. Yun naman ang katangi-tangi kay Job. Sa kabila ng lahat niyang dinanas, sabay-sabay, patung-patong, hindi niya sinisi ang Diyos. Kahit ngayon, kung pakikinggan nating mabuti ang unang pagbasa, hindi niya sinisi ang Diyos. Ang sinisi po niya ay ang pagkapanganak sa kanya. Mas minarapat pa niyang mamatay na lang sana kaysa mabuhay sa kasalukuyan niyang kalagayan. So ang kanyang anger turned inward. Ayun. Hindi siya nanisi ng iba. Maging yung kanyang mga kaibigan, dumalo nga sa kanya, sa halip na pakinggan siyang mabuti at samahan siya, abay ipinagtanggol ang, siyempre, ang Diyos. Naging advocate ng Diyos sa kay Job. Para bang sinasabi nila na hindi makatwirang Diyos ang sisihin. Pero hindi naman na talaga sinisi ni Job ang Diyos. Sa halip yung kanyang pagkapanganak, sabi natin kanina, ang kanyang sinisi. Ang kaigihan lang ni Job, mga kapatid, kahit na yung kanyang galit ay napatirekta sa kanyang sarili, so ito ay depression, Malinaw na ito ay depression.
Kasi ang definition po ng depression ay hindi sadness, hindi kalungkutan, kundi anger turned inward. Sa kabila noon, mga kapatid, hindi po niya ginustong magpakamatay. Wish niya, namatay na lang sana siya noon. Pero hindi niya sinabi na magpapakamatay siya. Mabuti na lamang, ano? Sa halip, dinama po niya ng husto ang kawalan. Yung dinanas niyang kawalan, yung mga namatay na mga anak niya, yung pagkawalan ng kanyang mga tinatangkilik at mga inaalagaan, dinaman niyang mabuti. Nagdalamhati siya, namighati, at pagkaraan ng matagal na pananahimik, ibinulalas niyang lahat ang kanyang niloloob. Ibinuhos ang kanyang damdamin sa paghihinagpis. Maaaring ang nanaghoy pa siya ng malakas. Mabuti na rin lamang at hindi siya nanatiling tahimik, ano? Kasi kung nanatili siyang tahimik, hindi natin alam kung paano niya makocontain ang kanyang sama ng loob. O kung makontain man niya yun, baka mag-implode siya. Yung pong implode, pagsabog na paloob. Ibig sabihin, kabaligtaran yun ng explode. Ang explode, yun po yung ginawa niya. Sumabog siyang palabas. Inilabas niyang lahat ng kanyang sama ng loob. Kasi kung hindi, baka tuluyan siyang ma-disintegrate. Ano ho? Mas mabuti po ang mag-express kaysa mag-repress ng emosyon. Baka kung saan lumabas. Mag-express directed man ito sa ating sarili, katulad ng ginawa ni Hope, sa iba o sa Diyos. Alam niyo, pwede niyo yung gawin kahit sa Diyos. Kaya po i-take ng Diyos ang ating galit. Kaya niyang pakinggan ang ating sumbong at ang ating tampo. Dahil Diyos po siya at tayo'y hindi. Kaya huwag po nating isipin kaya nating mag-isa. O kaya nating daanin sa matagalang pananahimik lamang ang ating mga pinagdadaanan. Ay kung ikaw naman ang nasa bugan o napag-ekspresan ng himutok, ay di tatagan mo na lang. Tatagan mo. That's the least you can do. Yan yung pinaka maliit na bagay na pwede mong gawin para sa iyong kaibigan na nagtitiwalang mananatili kang naririyan kasama niya kung kailan kaniya kailangang kailangan. Huwag po nating tapusin agad ang kanyang problema sa pamamagitan ng pagtawag ng apoy mula sa langit, gaya ng gustong mangyari ng mga anak ni Zebedeo sa binasa nating ebanghelyo. Dahil hindi naman natin kaya yun. Hindi naman natin kayang tumawag ng apoy mula sa langit para tapusin na yung problema ng ating kaibigan. Masyado naman tayong assuming pag ganun. Ano? Huwag din po nating pag-aanin ang atmosphere kapag nagbubulalas na siya sa iyo, tulo na ang kanyang sipon at luha. Huwag po nating pag-aanin ang atmosphere sa pamamagitan ng pagsisingit ng mga jokes. Patatawanin natin siya habang nagdadalamhati siya. Dahil baka hindi tayo komportable sa pain and suffering.
At lalo pong huwag nating i-offer ang ating sarili bilang sagot sa kanyang suliranin. Baka po lalo pang maging komplikado ang lahat. Lalo na kung ikaw ay may asawa, ang isinusumbong sa iyo, nag-uumiyak sa iyong harapan ng iyong kumare ay tungkol sa iyong kumpare, ay huwag mong i-offer ang sarili mo bilang sagot sa kanyang problema. Dusa ka rin later on. Pareho kayo. Alalahanin po natin na yung kaibigan mo na umiiyak sa'yo ay needy. Napakalaki ng pangangailangan niya ngayon at vulnerable. Bukas na bukas siya sa pagsasamantala. So kung meron bang mahina sa harapan mo, merong bukas na bukas, vulnerable, needy, ano kaya ang unang na-evoke sa iyo? Sa iyong pakiramdam, sa iyong instinct, ito ba ay ang instinct na pumrotekta o ang instinct na magsamantala? So kung hindi advisable ang mag-interject ng joke, solbin ka agad ang kanyang problema, ano po ang pwede nating gawin pag nasasabugan na tayo ng pagbubulalas ng ating mga kaibigan? Magstay lang po at makinig. Mag-provide ng safe environment na dito, ngayon, kasama mo, pwede kang umiyak, pwede kang sumigaw, pwede mong ibuhos lahat. Narito ako, makikinig, narito ako, sasama sa iyo. Malaking bagay na po ito para sa kanya. Sa ganito pong paraan, nagiging instrumento po tayo ng mahal na po ang Jesus Nazareno sa hangad niyang katubusan mula sa kinasasadlakan ng ating kaibigan. Gawaran nawa tayo ng Espiritu Santo ng kinakailangan nating grasya para makababad, para makapagstay. Kung kinakailangan ay mag-absorb ng negative energy, pero later on, maitranscend naman natin yung na-absorb nating negative energy. I-alay natin sa mahal na poong Jesus Nazareno. Huwag po nating pasanin, pauwi. Baka paghihiwalay ninyo, magaan ang pakiramdam niya, ikaw naman ang bigat na bigat. So, lugi ka naman. Magandang matutunan din natin na isauli sa Diyos ang napabigay sa atin. Sa kabilang banda, tanggapin dinawa natin ang biyaya ng sapat na lakas ng loob kung tayo yung kaibigan, kung tayo yung Hope. Para magtiwalang pinakikinggan tayo't sinasamahan ng Diyos at ng ating mga kaibigan, lalo na pag hindi na natin kaya. Mahal na poong Jesus Nazareno, kahabagan niyo po kami. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, mapagpaumanhin po ang Diyos at alam po niya ang ating mga pagdurusa. Manalangin po tayo sa Kanya upang tulungan niya tayo sa ating pagbabalik loob at pagpapanibagong buhay. Sa bawat dalangin ang atin pong itutugon, Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ama,
umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang Kristiyanong sumasampalataya, naway pakinggan ang panawagan ng Diyos sa pananalig at pagsisisi. Manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Tayo naway bigyan ng Diyos ng katapangan upang italaga natin ang ating sarili na maging malaya kay Kristo ang mga nakapiit sa kanilang pagkamakasarili. Manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang mga may pusong hungkag at nanlalamig, naway matagpuan ang kaligayahan sa pamamagitan ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang mga may sakit sa isip at katawan, naway magkaroon ng ganap na kagalingan. Manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang mga tapat na yumao, naway masiyahan sa liwanag ng bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Sa sandaling katahimikan ng ating puso, lakas loob po nating iakyat sa krus at ilapag sa dambana ng Nazareno ang mga personal po nating intensyon, pati na rin po yung mga ipinagbilin sa atin ng ating mga mahal sa buhay sa pagsisimba po natin dito sa Quiapo, sa pag-aadya na rin ng mahal na ina at ng Santa Teresita. Manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Panginoong mahabagin at mapagmahal, pakinggan niyo po ang mga hinaing ng mundong nakakulong sa pagdurusa at kasalanan. Sa pamamagitan ng iyong anak na puspos ng kagandahang loob, hinihingi po namin sa inyo ang biyaya upang makasunod kami sa kanya palagi. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Tinapay at alak na mula sa'yo muli ahain sa kabutihan mo, kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ang puso, pasasalamat ng puso. Magsitayo po ang lahat. Halina't manalangin mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpaparangal namin kay Santa Teresita, ikaw ay aming dinadakila at pakundangan sa kapakumbabaan niyang iyong ikinatuwa ay ginaganap naming pagdilingkod ay kalugdan mo nawa sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Hesukristo upang ipamalas ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamti ng lahat. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rinais na kami ay makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal, gaya ni Santa Teresita, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Breathless, they dance in the sky. And when you whisper your sad lullaby, tears fill my eyes. My night full with stars, restless, my soul seeks your eyes. Soon as it shimmers, smile in the night, dreams fall into to be your child, your song to be in this dark night, light for the lost in this lonely exile. I need to hear your word, to be near you in this garden word. One little sound
is a song, if it soars in your heart. Word full of love, Moses shall rain from the sky, and as they gather the flowers, shall rain in our lives. As long his song shall fill you that night, that when you're lost in the lonely sun, to be your child, your song to fill this dark night, light for the lost in this lonely exile. I need to hear your word, to be near you in this hard world. One little sound is a song, if it soars in your heart. I long to be your child, your song to heal this dark night, light for the lost in this lonely exile. I need to hear your word, to be fill you in this hard word. One little sound is a song, if it soars in your heart. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass and Service sa darating na October 3, 2024, Webes sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Paris Finance Office. Ito po ay nakakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Inaanyayahan namin ang mga debotong nasa larangan ng edukasyon. Kung ikaw ay nasa edad na 25 hanggang 50 gulang ay hindi kasalukuyang miyembro ng anumang church ministry or organization, iniimbitahan namin kayo sa isang faith sharing at fellowship. Dito pagninilayan natin kung sino si Jesus Nazareno sa ating buhay. Ipapakilala din namin ang isang bagong inisyatibo na makatutulong sa inyong paglago sa pananampalataya at misyon. Kung ikaw ay interesadong sumali, email us at jesusnazareno@gmail.com o pumunta sa information guard booth para mag-fill out ng form. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat.
Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay magpaalab nawa sa aming pag-ibig na masidhing nag-ugnay kay Santa Teresita sa iyo at nagbubunsod sa kanya upang idalangin kaawaan mo ang lahat ng tao sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kung maaari po ay lumuhod, kung kaya pong lumuhod. Panalangin sa Birhen ng Rosario. O Reyna ng Kasanto-Santusang Rosario, sa mga panahong ito na walang pakundangang paglalapastangan sa Diyos, ipakita mo ang iyong kapangyarihan, taglay ng mga tanda ng iyong nakaraang pananagumpay, at buhat sa iyong luklukan na do'y pinagkaloob mo ang iyong patawad at mga biyaya, maawain mong lingapin ang simbahan na itinatag ng iyong anak, ang kanyang kinatawan sa klero at nananampalatayang Katoliko na pinahihirapan sa labanang itong nakahihindik. O dakilang manlulupig sa kamalian, dagli ang paratingin ang oras ng pagkaawa, kahit na nga ang paghihiganti ng Diyos ay nakaamba araw-araw dahil sa di mabilang na kasalanan ng tao. Para sa akin naman na pinakaaba sa lahat ng tao, naninikluhod at nagdarasal ng ipagkaloob mo nawa ang grasyang kailangan upang mabuhay na banal sa lupa at maghari na kasama ng mga santo sa langit. Samantalang sumasama kaming mga Kristiyano sa buong mundo na bumabati at nagpupugay sa iyo, Reyna ng Kasanto-Santusang Rosario. Ipanalangin mo kami. Pwede na pong magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo't pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan at pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap. Gawaran mo rin nawa sila ng kagalingan sa kanilang sakit nang naaayon sa inyong kalooban. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa. Humayo po tayong taglay ang pag-asa't kapayapaan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin, initinuro ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Gusto Padre Jesus na
Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa bisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalkan namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, amin. Jesus Nazareno, amin.